Isang magandang-magandang umaga po sa inyong lahat na sa inyong mga tahanan. Kasabay po ng pagsikat ng araw sa umagang ito ay ang panibagong simula, ang panibagong pag-asa, at ang panibagong biyaya na laging bago araw-araw na pinagkakaloob po ng ating Panginoon sa atin. Nais po namin humingi ng paumanhin na medyo po na-late po tayo. Medyo nagkakaroon lang po tayo ng problema po sa ating internet. Kaya patuloy po natin ipag-pray na hindi po tayo magkakaroon ng further problem po sa ating internet upang tuloy-tuloy po ngayong umaga po ang ating pag-air online ng ating panambahan. Pero ganun pa man, mabuti ang ating Panginoon at walang makakahadlang sa gawain ng Panginoon. Kaya maaari po ba natin palakpakan ang ating Panginoon at atin siyang pasalamatan sa kanyang kabutihan sa atin. Thank you, Lord. And tayo pong lahat ay tumayo sa ating pagbubukas po sa panalangin. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ang aming mga puso, O God, ay punong-puno po ng kagalakan sa tuwing aming maaalala, Lord God, ang iyong kabutihan, ang lahat-lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa niyo po sa amin. Lord, na sa kabila ng lahat, andun ang iyong pag-ibig na lagi ka naming kasama, Panginoon, sa aming pagtulog, sa aming pagising sa bawat araw. At lagi kang nandyan sa tuwing ikaw ay aming tatawagan, O God. Lord, sa aming pagtawag sa iyo, lagi kang handang tumulong, Panginoon. At laging nandun ang iyong kamay na siyang yumayakap sa amin, Lord God. Lord, sa umagang ito, dalangin po namin ang iyong mayamang presensya sa aming kalagitnaan. Ibuhos niyo po, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. At hayaan niyo po na maranasan ka namin, O God, sa panibagong paraan, Lord God, sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat at pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sa'yo ay nakamot. Halo,
Oh,
panahon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salin na ikatapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo ay walang katulad. Pupurihin ka ng lahat na may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salin na ikatapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo ay walang katulad. Sa kabila po ng mga dinadanas po natin at dinanas po natin, the fact po na nandito po tayo ngayon, nagpupuri sa Panginoon, nang wala pong humahadlang sa atin, napakabuti po ng Diyos. Sa pag-awit niyo po muli, nung first verse, ipikit niyo po ang inyong mga mata, alalahanin niyo po lahat po ng pagpapala, mga solusyon, pagpapagaling, lahat po ng katapatan ng Panginoon sapagkat siya lamang po talaga ang napakatapat sa buhay po natin. So awitin po natin ito ng may buong pag-alay ng pasasalamat po sa Kanya na ating Diyos. Sa kabila po ng ating kaliitan, sa kabila po ng ating unfaithfulness, siya po ay nananatiling tapat po, tapat na tapat po sa atin. So awitin po natin, nakapikit po ang ating kamay, ang mata at itaas po natin ang ating kamay sa Kanya.
The name of Jesus. What a wonderful name
Sister King,
Jesus, God's righteousness, and His kingdom through you.
God's righteousness revealed. And this kingdom will know no end. And its glory shall know no bounds. For thy majesty and power of this kingdom. Panginoong Jesus, sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang kadakilaan, Panginoon. Dahil kayo lang ang karapat-dapat. Ang kaharian ay nasa inyo, Panginoon. Ang paghahari, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang buhay, ang pag-asa, ay nasa inyo, Panginoon. Kaya't amin kang pinupuri, dinadakila, pinapasalamatan, Panginoon. Walang katulad niyo, O Diyos. Kayo lang, Panginoon, ang karapat-dapat at banal. Amin kang niluluwalhati, Panginoon. Sinasamba. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Patuloy niyo kaming akayin, Panginoon. Hubugin. Patatagin. Patuloy niyo kaming gabayan, Panginoon. Sa inyong dakilang kalooban, upang kayo'y maluwalhati magpakailanman, Panginoon. At sa aming pagsamba, O Diyos, amin kang nilaluwalhati. Amin kang pinapasalamatan, Panginoon. Purihin ka. Napakabuti niyo, Panginoon. Walang katulad niyo. Sambahin ang dakila niyong pangalan, Panginoon. At kami po'y dumudulog sa inyo, Panginoon. At binubuksan ang aming mga puso, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, ang inyong presensya, inyong kaluwalhatian, kamay puspusin. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Salamat. Maraming salamat sa panibagong kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong dakilang biyaya. Maraming salamat sa katagumpayan, Panginoon. Maraming salamat sa inyong dakilang protection. Maraming salamat sa inyong dakilang provision. Maraming salamat sa inyong himala. Maraming salamat sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa buong linggong ito.
Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa kabila ng aming mga nararanasan, aming sinasabi, Panginoon, na kayo ay mabuti at walang katulad nyo. Kayo'y mabuti, Panginoon, at karapat dapat sambahin, papurihan, dakilain, Panginoon. Hallelujah! 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 Atin siyang sambahin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! O, ang kanyang mga hinirang ay sumigaw ng Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, at pagsamba sa tanging pangalan niyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and amen. Muli nga po ay palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang presensya sa ating kalagitnaan sa umagang ito. At sa atin po mga announcements, panoorin po natin ang announcement video po galing po sa ating Youth Arise Ministry. Ako talaga pinakamaganda. Happy and contented, syempre. Wow! Naman. Yes! Wait, huwag tayo mag-react. Alam kong may mga kinatamaan dyan. Oh, wala, hindi ako kinatamaan. Woo! Hey, hey, hey! Diba? Thank you for that third service message. More! More! Alam mo yun, parang nasa'yo na ang lahat. Oops! Wala na, dami na sinabi. Dami sinasabi, no? Eh, ano yung mga linya ng mga kagwapuhan? Ah, ayun, opa yun, opa. Opa. Ayun, di ba? Exciting? Gusto niyo po bang mahinto yung ating quarantine na tanong? O marami pa kayong mga katanungan dyan? At ayaw niyong tigilan na sundan, subaybayan si napakagandang Tita Jane. Tita, ate lang po, ate. Ayan po, so muli po, meron po isang napaka-exciting na episode ng Quarantine na Tanong. Ito po ay episode live and what's more, ito po ay live, going live. Wow, talagang from glory to glory ang Quarantine na Tanong. Parang ano to ah, hindi to hinto ah. Parang tuloy-tuloy ito ah. Kanina nga sabi ko may tanong ako. Tanong ako kay Ate Jean, sinong love mo doon? Yan, hindi po yan kasali po sa itatanong. Bawal po, bawal itanong yan mga kabataan ha. Yung ibang tanong lang, bawal. Magkakaroon pa tayo ng ibang episode dyan. Ano yan? LCM. Hindi po pwedeng magtanong ng mga ganong tanong. So, abangan nyo po yan. Sa susunod na linggo na po yan. Excited na excited din po ako. September 19, 3 to 5 p.m. via Facebook Live. So, isulat nyo na ngayon pa lang ang inyong mga katanungan. And then, abangan po ang inyong mga youth leaders sa pagsagot sa mga tanong sa special edition ng Quarantine na Tanong na ito. At tandaan nyo po, ito ay live. Kaya ilagay nyo po yan sa inyong schedule. Huwag nyo pong kaligtaan. Kung meron po kayong ibang naunang schedule, burahin nyo po yan. Importante, importante po ito. Supportahan mo natin ang Quarantine na Tanong. Ako din po. Ilalagay ko po yan sa schedule ko. Tandaan niyo po ha, 3 to 5 p.m. live. Kaya pag kayo ay nahuli, wala na. Kaya hanggang 5 lang po yan. Live po yan. Ayan po, sama-sama po tayo doon. Magche-check po kami ng attendance. May checking of attendance po. Ayan po ha. So, mga leaders, yung... Double pressure po sa mga sasagot natin ng mga youth leaders. Pero excited. Pwede po bang magtanong kahit hindi ano youth? Okay, pwede daw. So elders.
Ihanda niya yung inyong katanungan. Pagkatapos, cold room na. Ayan po, sa bukod po dyan, yun ating pong napakahalagang Dawn Watch and Pie, Tuesday, Thursday, and Saturday. Kailangan po bang i-memorize yan? Hindi po ba? Memorizing po natin Tuesday, Thursday, and Saturday, pati po yung ating Wednesday prayer night. Sama-sama po tayo doon. Sama-sama tayong manalangin na lagi pong samahan tayo ng Panginoon sa lahat ng oras, lalo na po sa mga kapanahunan na kagaya nito. At ipag-pray po natin yung quarantine na tanong. Napaka-exciting po na event yan. So ngayon po ay bibigay ko na po ang panahon kay Pastor Dick. Magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan? Sa lahat ng tumutunghay, nagjo-join sa ating worship service, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At pakibati din po ang inyong mga kasamahan dyan, mga kasambahay, ng isang magandang umaga, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. At abangan po natin yon, yung mga quarantine na tanong. Ayon, kasi talagang napakaganda ng mga talakayan doon. Ano? So, ano yan eh? Sa lahat ng edad yan eh. Edad, hindi lang yan pang youth actually. No? Kundi lahat. No? At siguro maganda, unti-unting mag-i-evolve ito eh. Hanggang sa yung scope ng ating tatalakayin ay pangkalahatan, no? Kasi actually yung ating mga oldies but goodies natin na hindi tayo kasali doon. Hindi, biro lang po. Ay marami ding mga katanungan, no? So maganda 'yan, napakaganda. So purihin ng Diyos. At bago po ako magbahagi ng salita ng Panginoon sa umagang ito ay manalangin po muna tayo at humingi sa Panginoon ng kanyang gabay at kanyang biyaya sa pagtanggap po natin ng salita ng salita niya. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat, Lord, sa buong linggong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panibagong kalakasan. Salamat, Lord, sa bawat umaga ay aming nararanasan ang inyong kabutihan. Lord, napakabuti niyo. Napakabait niyo, napakamahabagin niyo po sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, maging sa kabila, Panginoon, ng aming katigasan, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkakamali, Panginoon, ay Lord, every time na kami tumatawag sa iyo, ay hindi niyo kami binibigo at andyan ka lagi, Panginoon, na walang sawa, Panginoon, na tumatanggap sa amin at nagpapatawad, nagdadaloy, Panginoon, ng kapatawaran at ng inyong dakilang pag-ibig. Lord, lubos ka naming pinapasalamatan. Maraming salamat, Lord, at tunay nga na walang katulad nyo. Kayo ang aming tunay na Ama at amin kang dinadakila, amin kang sinasamba. Amin kang pinapasalamatan, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na siyang nagligtas sa amin. Maraming salamat sa banal na Espiritu, na siyang tumutulong at gumagabay at nagpapalakas sa amin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. At sa aming pakikinig ng inyong salita, kasihan niyo kami ng inyong kapangyarihan. Ang bawat isa sa amin, mangusap ka, Panginoon, at ipahayag ang inyong dakilang kapahayagan. Lord, hinihiling ko rin ang inyong dakilang anointing, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong salita. And I'm totally, Lord, dependent upon you. And I place myself at your total mercy. Salamat, Lord, lukuban niyo kami ng inyong kapangyarihan at presensya. Ito po ang aming dalangin at ang lahat sa inyong dakilang pangalan at ang lahat ng papuri ay tanging sa iyo lang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, aking ipagpatuloy po ang binahagi nung mga nakaraang linggo at doon po tayo sa aklat pa rin ng Filipos, ano,
At may iba-ibang mensahe po doon na kung saan ay angkop. At ito nga mismo ang pangungusap ng Panginoon sa atin, lalo na sa mga huling mga araw na ito. Sa araw ng kagipitan, araw ng season ng pandemya, araw ng kadiliman at crisis. Ano? So paano po ba natin ito kakaharapin? At aking nabahagi po ang ilang mga mensahe at huwag po natin kalimutan yon. Dahil yon ang magpapatatag sa atin at magpa-overcome sa atin sa mga challenges na ating kinakaharap. So, muli ko pong babasahin yung aklat ng Filipos na yon, ano, na matagpuan sa Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 9. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadamanin niyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isigawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, nung mga nakaraang ilang mga linggo, ay aking nabahagi ang unang puntos na sinabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo lagi. So, ang kagalakan ng ating Panginoon ay kailangan nating maranasan ito maging makatotohanan. Kailangan mamuhay tayo, lumakad tayo sa kagalakang ito. Kasi ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan na mapagtagumpayan natin ang lahat ng kahirapan, problema, mga suliranin sa mga kapanahunang ito. So, kailangan magalak. For the joy of the Lord is our strength. And then, pangalawa, sabi doon, ay ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob malapit nang dumating ang Panginoon. So, kabutihang loob, ang kagandahang loob, no? Yung pagbahagi ay ating ipakita, no? Ang ating pagmamahalan, pagki-care, no? Sa isa't isa. And then, yung pangatlo, ay sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Now, which is aking nabahagi doon, ang iba-ibang aspeto, iba-ibang rason bakit mayroong pagkabalisa. At doon niya, kapag tayo na paghaharian na ng kayamanan, at yun na yung ating priority, yun na yung naging laman ng ating puso, isipan araw-araw, at yun na mismo, nagiging Diyos natin, naging idol natin, yung ating kayamanan, o yung ating trabaho, whatever, na talagang titingnan natin na yun yung source ng ating mapagkuna natin, ay pag na-misfocus po tayo, at ay nagiging ano din ito, nagiging idol ito sa ating buhay, at kaya nagkaroon ng pagkabalisa. And then yung pangangailangan, ano, yung matinding mga, yung mga pangangailangan. So, now which is, totoo naman na mayroon tayong mga pangangailangan, pero hindi dapat tayo kainin, ang ating puso't isipan, kainin ng mga pangangailangan na ito. At kailangan pa rin nating ituon ang ating puso't isipan at ang ating pananampalataya doon sa mga pangako ng Diyos. Doon sa kabutihan ng ating Panginoon at sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos, sabi ng Panginoon, unahin mo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng mga pangangailangan na ito ay igadaragdag na lang sa iyo. Ayun ang pangako ng Panginoon. And then, yung next na aking nabanggit nung nakaraan, bakit may pagkabalisa? Dahil inaalala, pinoproblema ang mga bagay na hindi pa dapat problemahin. Masyado tayong advance, no? At sabi ng iba, ay kailangan maging sigurista. Pero ang prinsipyo ng salita ng Panginoon ay nagsasabi
na kailangan pagtiwalaan mo ang Panginoon sa bawat araw. At huwag kang mabalisa sa mga anumang mga alalakanin sa susunod na mga araw na yan. Dahil sa bawat araw ay mayroong biyaya na nakalaan ang ating Panginoon at pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. So, yun po yung aking mga nabahagi. At ang kasunod po nito na binanggit niya doon ay sinabi niya, hingin ninyo sa Diyos. No? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Doon sa may Filipos 4 to 7, chapter 4, verses 4 to 7, balikan po natin. Sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, mag-jump na lang po ako doon sa portion na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. So nabanggit niya doon na ito, which is ito yung ating hinahanap-hanap, ito yung talagang lahat ng tao ay naghahanap nito, ang kapayapaan. Kaya nga dahil may pagkabalisa, no? Mayroong stress, mayroong worries, pag-alala at pagkabalisa. So anong antidote nito? Kapayapaan. At ito yung hinahanap-hanap ng mga tao, ang kapayapaan. At ginagawa ang lahat, no, na makamtan itong kapayapaan. Subalit, makita natin dito na mayroong kasagutan ang salita ng Diyos kung paano natin makamtan ang kapayapaan at hindi siya basta-basta ang kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang malirip ng isipan ng tao. Anong ibig sabihin nun? Isang kapayapaan na kung saan ay talagang hindi kayang makamtan ng kahit sino man na walang Diyos, walang Panginoon, kundi ito'y makamtan lang ng isang taong pinaghaharian ng ating Panginoon. At dito sabi niya, para makamtan natin ang kapayapaan na ito na hindi malirip ng isipan ng tao, ay mayroong prinsipyo ang salita ng Panginoon. At sinabi niya, hilingin ninyo, no? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Panalangin may pasasalamat. So, magsentro po tayo ngayon dito sa aspeto ng pananalangin. Kasi ginagawa natin ang pananalangin dahil tayo'y humihingi ng mga bagay na kung saan ay kailangan natin. Nabanggit ko ng mga nakaraan na sabi ng Panginoong Jesus ay huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa sa mga bagay sa kinabukasan. Live one day at a time. Yun ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Pagtiwalaan natin siya. So paano, ano pong gagawin natin sa mga bagay na mga concerns natin sa hinaharap? Ang sabi dito, idulog mo sila sa panalangin. Doon pumapasok yung panalangin. Yun yung role ng panalangin. So kung panalangin ang kasagutan para sa mga concerns natin sa future or kinabukasan, so paano po natin gawin ito? Ano bang klaseng panalangin? Okay, so tingnan po natin, didiretso po ako sa tatlong ibabahagi ko na puntos doon sa panalangin. Ano-ano po ba ang hihingiin natin sa panalangin ito para makamtan natin yung kapayapaan na hindi malirip ng ating isipan at maging yung pangangailangan natin na talagang kailangan natin. So number one, ay hingiin natin na ang ating Panginoong Jesus ay maluwalhati. Yun yung number one. Pinaka-importante yun. Hindi kaagad yung pangangailangan. Number one, hingiin natin na ang ating Panginoong Jesus ay maluwalhati. Yung praises ng Panginoon, na madakila ang Panginoon, yun dapat yung magiging priority natin. Tandaan natin yun, ha? Hindi ang pangangailangan, hindi agad yung problema, kundi ang isipin natin kung paano madakila at mataas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. O, purihin ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10, nagbigay
ng pattern ang ating Panginoon doon sa panalangin kasi na humingi ang mga disipulo, paano po ba manalangin, Panginoon? At tinuruan sila ng Panginoon. At ito rin ang ating gagawin. Sabi niya, ganito kayo manalangin, mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Very specific ang instruction ng Panginoon regarding sa panalangin. Ano yon? Ang sambahin ang kanyang pangalan na maluwalhati ang ating Panginoon, na maluwalhati ang ating Diyos. Isa po yun sa pinaka-importanting tema, purpose ng panalangin. Akala natin yung paghingi, ano? Akala natin is just for para ma-provide yung ating mga pangangailangan. Tandaan po natin, ang pananalangin na siyang magbibigay ng kapayapaan at katugunan sa atin, ang kanyang layunin ay upang itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Doon pa rin talaga siya nakasentro sa kadakilaan ng ating Diyos. Bakit? Bakit ito yung ating hihingiin? At sabi dito sa John, no, or Juan, Kapitulo 12, versikulo 32, sabi niya, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. If I would be lifted up, then I will draw all men unto me. Naintindihan natin kung gaano kahalaga na maluwalhati ang Diyos, na maging sentro ang Panginoon sa ating buhay. Pag ginawa nating sentro ang Panginoon sa ating mga buhay, ang lahat ng mga bagay na ito na pangangailangan mo ay igadaragdag na lang ng Panginoon. In fact, sabi niya dito, kapag ako'y maluwalhati, if I would be lifted up, then I will draw all men unto me. Na ibig sabihin, kung gusto nating maranasan ang kapayapaan, ay hindi lang dapat isipin natin ang pangangailangan. Isipin natin kung ano ba ang number one sa puso ng Diyos. Ano ba ang number one sa puso ng Diyos? Napakaganda niyo, ano? Kung itanong natin ang Panginoon, kung tanungin natin ang Diyos, ano po ba ang number one sa kanyang puso? Ano kaya ang pinaka-number one sa puso ng Diyos? Sa palagay niyo? Makikita natin yun ang kasagutan sa John 3:16. Ano po ba ang rason? Bakit pinadala niya at binigay niya ang kanyang bugtong na anak? Imagine niyo yon. Ang pinakamamahal, pinakaimportante sa kanya ay kanyang binigay. Para sa anong kadahilanan? Upang tubusin ikaw at ako. Tubusin ang lahat ng mga tao. Imagine niyo yon. Yan ang pinaka-espesyal sa puso ng Panginoon. At yun yung magiging tema, number one, ng ating panalangin, na ating hingiin sa Panginoon. Ano yun? Na madakila ang ating Panginoon na makita siya ng mga tao upang sa gayon ay kanyang dadalhin ang mga tao na naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng kaligtasan, naghahanap ng kagalingan, naghahanap ng kasagutan, ay dalhin niya sa kanyang sarili. Number one yun sa puso ng Panginoon, ang mga tao. Kaya kailangan yun po yung ating maging panalangin. Idulog ang ating pangangailangan, at hindi lang yun, kundi dumulog sa panalangin upang hingiin na maluwalhati ang ating Panginoon. Upang sa gayon, marami ang makakilala sa ating Panginoon. Kasama po ba yun sa inya sa ating panalangin? Yung hinihingi natin? Every time ako'y nananalangin, maging sa dawn watch natin, yun ang iniiyak ko sa Panginoon. Yun yung aking kahilingan. No, pwede ka namang humingi sa Panginoon na, Lord,
pagkalooban nyo kami ng ganito, 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 kasi magpatayo kami ng mga maraming mga gawain, simbahan. We can ask of that. Pwede nating hingiin yan kasi para naman yon sa kaluwalhatian ng Diyos. But you know what? Isang talagang umuukit sa aking puso that every time I would come here, maging sa, dito sa ating Dawn Watch, iisa lagi ang aking kahilingan na Panginoon, sa huling mga araw na ito, at maging sa aming henerasyon, Lord, ang tanging kahilingan ko na maglumiwanag lalo ang iyong kaluwalhatian. Lord, let your glory shine. Lord, hinihiling ko na makita, ipakita mo sa mga tao ang inyong kaluwalhatian. Lord, hinihiling ko na ipakita niyo, Panginoon, na ang inyong dakilang kapangyarihan sa kaparaanan na hindi pa nasaksihan ng mundong ito upang ang mga tao ay lumapit sa iyo. Lord, show forth your glory. Lord, ihayag niyo ang inyong sarili na maging Panginoon sa aming pananambahan, maging sa aming pagbabahagi ng inyong salita, Lord, na hindi kami ang kanilang nakikita, hindi kami ang kanilang makikita, na hindi ako ang kanilang maririnig, kundi Lord, kayo mismo. Not me, Lord, not us. Hindi kami, Panginoon, ang siyang maging center ng attraction, kundi Lord, sa aming pagsamba, sa aming pananambahan, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, lahat ng ministeryo at pwede naming gawin para sa iyo, aking hinihiling, Lord, na kayo mismo ang maranasan ng mga tao. Kayo mismo ang marinig nila. Kayo mismo ang masaksihan nila upang sila, Panginoon, ay lumapit sa iyo. At kapag nangyari yon na maranasan ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos, sila'y lalapit sa Panginoon. Sila'y kusang lalapit sa Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon, if I would be lifted up, then I will draw all men unto me. Yun po yung solution. Yun yung tanging susi na lumaganap ang kaharian ng Diyos, lumaganap ang kaligtasan ng Panginoon. Hayaan natin siya na siya mismo ang masaksihan ng mga tao. Is it the desire of your heart? Lord, salamat sa inyong ginagawa sa aming mga buhay. But Lord, hindi yung accomplishment namin, Lord, ng sentro ng aming puso. Salamat, Lord, na-amaze kami kung aming balikan ng tanaw ang lahat ng iyong ginagawa sa iglesyang ito, ang iyong ginagawa sa aming buhay, ginagawa sa aming pamilya, ginagawa sa iyong sa aming yung pagkatawag niyo sa amin. Lord, kami namamangha at dakilang mga bagay ang inaalaw niyo na aming ma-accomplish. Pero hindi 'yun, Lord. Hindi doon ang sentro ng aming puso. Ang gusto namin makita, Lord, na kayo mismo, hindi kami, hindi yung accomplishment namin, hindi yung mga dakilang mga bagay. Salamat, Lord, sa mga bagay na ito. Pero ang gusto namin makita, yung kaluwalhatian mo, Panginoon. Gusto namin makita, Lord God, na kayo mismo ang mararanasan ng mga tao. Na ang kapangyarihan nyo mismo ay bababa, Panginoon, upang magministeryo sa mga tao. At Lord, maging sa pangangaral ng iyong salita, na hindi kami, Panginoon, ang siyang maririnig, kundi mismo maririnig ng mga tao na kayo na mismo ang nangangaral, Panginoon. Ang kapayapaan ay matatagpuan lang natin kapag si Jesus na mismo ang nakikita natin kumikilos sa ating kapanahunan. Ang tanong, kitang-kita ba natin si Kristo? Kitang-kita ba natin ang kapangyarihan ng Panginoon? Nararanasan ba natin ng ganong sukdulan ang pagkilos ng Panginoong Jesus?
Naririnig ba siya ng mga tao? At marami bang mga tao ang talagang, sabihin natin, let me use the term, nagkandarapa? Yun ang ating hihingiin. Number one na hilingin natin, na maluwalhati ang ating Panginoon. Yun yung tamang panalangin. Lord, bumaba ka. Lord, ayaw namin, Lord God, ng pagtitipon na hindi ka nararanasan ng mga tao. Ayaw namin, Lord, ng pananambahan ng worship service na hindi ka nararanasan ng bawat isa. At maging sa ating pagdalo sa mga gawain, hingiin din natin, Lord, huwag niyong pahintulutan na ang worship service na ito, na ang pagtitipon na ito, huwag niyong pahintulutan na hindi ka namin mararanasan. Nais ka naming makatagpo. At sabi sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Nakita po natin dito, ano po yung reason bakit nagkaroon ng kapayapaan? Sabi natin, problema yung pagkabalisa ng mga tao. So anong solusyon? Kapayapaan. Ang kapayapaan ay bunga po ito kapag ang tao ay na-reconcile sa Panginoon. So ito yung ating ipanalangin, Panginoon. Lord, aming dalangin, Lord, ipakita mo. Lord, ipakita mo, iparanas mo ang iyong kaluwalhatian. Lord, sa aming henerasyon, sa aming kapanahunan, Lord, please. Alam niyo si Moses, ito yung kanyang dakilang, ito yung kanyang dakilang kahilingan. Ito yung pinaka-prime na prayer ni Moses. Ano yon? Alam niyo, sabi niya, Lord, yes, alam ko, Panginoon, na talagang napakadakila mo, napakamakapangyarihan mo, at hindi basta-basta ang inyong ginawa sa bansang ito. Pero Lord, mayroon akong isang kahilingan. Please, show me your glory. Lord, nais kong makita ang inyong kaluwalhatian. Na sinasabi ni Moises, Lord, nakita namin, Panginoon, ang iyong dakilang, ang iyong makapangyarihang mga kamay. Pero nais namin masaksihan ang iyong kaluwalhatian. Nais namin makita ang iyong kaluwalhatian. At kapag ang Diyos na mismo ang siyang bumaba, ang siyang magministeryo at magpakita ng kanyang kaluwalhatian, then makikita natin na mayroong kapayapaan, mayroong reconciliation. Ito yung lang yung tanging paraan na magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan, na masaksihan natin, maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang tanong po natin ngayon, kumusta po? Kumusta yung ating kalagayan ngayon? Ito ba yung ating hinahangad? Na tunay na kapayapaan ang siyang talagang ating hinahangad na mararanasan? Meron ba tayong tunay na relasyon sa Panginoon? Si Jesus ba ang Panginoon ng ating buhay? Siya ba ang naghahari sa ating puso? Nais ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. Pahintulutan po natin na maghari siya sa ating buhay. Kung wala pa po tayong ganong seryosong relasyon sa Panginoon, ay lumapit po tayo sa Panginoon and be reconciled sa ating Panginoon. Kapag tayo may relasyon sa Panginoon, tunay na relasyon, doon lang po pumapasok ang tunay
na kapayapaan. So, number two, pangalawa na ating hihingiin sa ating pananalangin, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa buong mundo. Ang paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa buong mundo. Ang isa sa pinakalayunin ng panalangin ay ang paghingi na tayo'y pagharian ng Diyos. Number one, na madakila ang Panginoon. Pangalawa, na tayo ay mapagharian ng Diyos, ng Kanyang kaharian. At hindi lang tayo, maging ang buong mundong ito ay mapagharian ng kapangyarihan ng Diyos. Mateo, in Matthew chapter 6 verses 9 to 10, pangalawa po 'yon, ano, na kahilingan na gabay ng Panginoon sa pananalangin. Sabi niya, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mga kapatid, yung kapayapaan na hinahanap-hanap natin sa ating kapanahunan at maging sa susunod na mga salinlahi ay matatagpuan lamang, mararanasan lamang kapag tayo'y pinagharian ng kapangyarihan o paghahari ng Diyos o yung tinatawag nating kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Panginoon. Now, bakit ano bang relationship, no? Nang sinabi ko kanina, kaharian ng Diyos at ang kapayapaan. Kaharian at ang kapayapaan, ano po ba ang connection ng kaharian ng Diyos at ng kapayapaan? Dito sa Roma, in Romans chapter 14, verse 17, sabi dito ni Apostle Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Nakita natin yung comparison, inulit ni Apostle Pablo, na ang kaharian ng Diyos ay hindi ito, ang paghahari ng Panginoon ay hindi patungkol sa pagkain o inumin. Now, which is yun yung bagay na bakit tayo nagkakaroon ng pagkabalisa. Dahil sa mga bagay na ito, sa mga pangangailangan, primarily, pagkain at mga inumin. Lahat, no? Pero sabi niya dito, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tatlong bagay. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yun ang bumubuo sa kaharian ng Panginoon. Righteousness. Katuwiran. Okay? Now, punta tayo doon sa Matthew chapter 6, verses 31 to 33. Sabi dito, kaya't huwag kayong mag-alalang, baka kayo kapusin sa pagkain. Pagkain na naman. Inumin o damit. Hindi ba't ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. You see, nakita ulit natin yung competition ng bagay na ito, ng dalawang bagay na ito, pangangailangan. Pangangailangan ulit, pagkain, inumin, damit. Binanggit ulit, ano? Bakit? Kasi ito lagi yung nagbibigay ng matinding concerns at pagkabalisa sa puso ng mga tao. Pero sabi niya dito, pinahayag ulit niya, na unahin niyo ang kaharian ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus, seek first the kingdom of God. The kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. Unahin niyo ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin niyo na ang kaharian ng Diyos ay bumaba.
ipanalangin ninyo na ang kaharian, ang paghahari ng Diyos ay lumaganap sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, sa inyong syudad, sa inyong bansa, at sa iba't ibang bansa. Ipanalangin nyo, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. Kasi ang tanging solusyon sa mga araw na ito ay ang kaharian ng Panginoon. At pag inuna natin ang kaharian at ang katuwiran, ang righteousness ng Panginoon, ang kanyang dakilang kalooban, ang lahat ng bagay na ito ay igadaragdag na lang sa atin. At sabi dun sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Now dito natin napakahalagang maintindihan natin na ang kaharian ng Panginoon ay ang unang aspeto na bumubuo sa kaharian ng Diyos ay ang righteousness, ang katuwiran. At connection po ito sa kapayapaan na ating mararanasan sa ating kapanahon, sa ating mga buhay. Sabi dito, una sa lahat, sabi niya, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari, ang may kapangyarihan, upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ipanalangin natin na ang kaharian ng Diyos ay dumako sa ating pamilya, sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating syudad at sa ating bansa at maging sa pamahalaan. Sa mga namumuno, ng mga namamahala na sa kapangyarihan, sabi dito, ipanalangin sila na ang kaharian ng Diyos ay maghari sa kanilang mga puso, na sa kanilang pamumuno, ang kanilang isusulong ay hindi yung kanilang sariling agenda, kundi ang agenda ng Panginoon. Na sa kanilang pamumuno ay paghaharian ng kanilang puso't isipan ng kaharian ng Diyos, ng katuwiran ng Diyos. At kapag nagkagayon, at pag nangyari yon, makapamuhay kayo ng may katahimikan. Bakit may kaguluhan? Bakit may mga civil war? Bakit may mga sigalot? Bakit may mga pagkakanya-kanya? Bakit inuuna pa ang mga pampersonal na mga hangarin kaysa sa kapakanan ng bansa, sa kapakanan ng komunidad, sa kapakanan ng buhay ng mga tao? At bakit may sigalot? At nagpapatayan na nga yung iba. Bakit? Kasi hindi pinaghaharian ng katuwiran ng Diyos. Dahil hindi pinaghaharian ng kaharian ng Panginoon. Kapag yan ang nangyari, magulo ang bansa. Magulo ang komunidad. Magulo ang buhay ng mga tao. Kaya nga ipanalangin natin na ang mula na doon sa ating gobyerno, magmula doon sa Malacañang, sa Senado, sa Kongreso, sa lahat ng aspeto ng ating gobyerno, lahat ng sangay ng ating gobyerno, paghaharian sila ng kaharian ng Diyos. At kapag nangyari yon, maging ang mga pinapasang mga batas ay para sa kadakilaan ng Panginoon at sa ikabubuti ng mga tao at hindi ikakasira ng pamilya. Bakit yung mga sinusulong na batas ay mga batas na labag sa prinsipyo ng Panginoon? Bakit? Kasi ang mga taong ito na mga tumatakbo doon at nasa posisyon, hindi pinagharian ng kaharian ng Diyos, ng katuwiran ng Diyos, ang kanilang mga puso. Kaya ano yung agenda nila? Ano yung mga sinusulong nila? Mga batas na nagwawasak ng pamilya. Nais ba natin ng kapayapaan? Ipanalangin. Manalangin. Pero ang ipanalangin natin,
na maghari ang kaharian ng Diyos sa ating bansa. Huwag mag-criticize. Instead na bumatikos ng bumatikos, nakikita ko mga Kristiyano, yun mismo yung mga nagbumabatikos doon sa Facebook. Hindi yan ang role ng mga Kristiyano, yung bumatikos ka. Maging sa gobyerno at kung sino man yan ang uupo dyan. Ang role natin bilang mga mananampalataya, hindi bumatikos, manalangin. Kasi kung bumatikos nga ng bumatikos, isa ka doon sa nagsasanhi ng kagulungan, ng pagkabalisa ng mga tao. Kaya nahahati ang ating bansa. Ano ang role ng mga Kristiyano? Puspusin, bugbugin, punawin ng panalangin ang mga namumuno upang sa gayon ay matupad nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang pamumuno. Kasi mayroong dahilan na bakit siya nilagay doon. Bakit sila nilagay doon. Nanalangin naman tayong lahat. At nagulat ka, yung iyong pinapanalangin na manok mo ay hindi ang nanalo. At mukhang opposite yata, may rason ang Diyos. So anong gagawin mo? Ikaw ay Kristiyano. Bumatikos? Hindi. Manalangin ka. Ipanalangin mo. Kasi kahit sinong ilagay sa posisyon dyan, kapag siya'y hindi pinagharian ng kaharian ng Diyos, balisa pa rin tayong lahat. Balisa pa rin ang bansa. Balisa pa rin ang syudad. Malapit na ang eleksyon. Hindi po ako mangampanya. Sinasabi ko lang ng pauna, palapit pa lang ang eleksyon, hayaan na natin na ang eleksyong ito ay pagharian ng kaharian ng Diyos. Yan ang role ng mga Kristiyano. Huwag nating ibigay ang kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng bansang ito, sa kamay ng mga politiko. Inilagay ng Panginoon ang kinabukasan ng ating bansa sa kamay ng mga Kristiyanong nananalangin. Pumalakpak ang mga nananalangin, mga Kristiyano dyan. Amen. Ganito dapat tayo mangampanya. Ganyan. Ikampanya natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Butuhin nyo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi dito, sa Kawikaan 29:2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ganong kahalaga ang pananalangin na paghaharian ng Diyos, ng kaharian ng Panginoon. Ang lahat ng aspeto ng ating bansa, particularly ang ating gobyerno. Kung matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Pero tumatangis ang bayan kapag ang pinuno ay masama. So kaya kailangan manalangin. Sabi dito sa John chapter 14 verses 26 to 27, ang thought dito is that sa paghahari ng Diyos ay may tunay at walang hanggang kapayapaan at kagalakan. So yung kapayapaan at kagalakan ay matatagpuan lang sa paghahari ng Diyos. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Ano yung pangako ng Panginoon sa atin? Pinagkalooban niya tayo ng banal na espiritu at ang kilos ng banal na espiritu ay tayo'y puspusin ng kapayapaan, puspusin ng kagalakan, ng kaaliwan, ng kalakasan, ng inspirasyon. Ang banal na espiritu. Mga kapatid,
Kaya kailangan talaga sa ating kapanahunan ay maging taimtim ang ating relasyon sa Panginoon at lagi tayong napupuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang tanging solusyon po sa ating kapanahunan ay lumapit ng husto sa Panginoon at hindi lumayo. Huwag mong habulin. Huwag mong habulin ng habulin ang mga pangangailangan at ang mga suliranin dahil yan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. Kapag ikay nakakaranas ng mga kahirapan, ng mga crisis, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Huwag mong habulin ang mga pangangailangan na yon. Baliktad. Huwag mong gawing prioridad yon. Unahin mo ang Panginoon. Mas lalo kang lumapit sa Diyos. Iyan ang solusyon. At siya ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Siya ay magbibigay ng kagalakan sa iyo. Kapayapaan na hindi malirip ng isipan ng tao. Ang ibig sabihin, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sino mang tao sa iyo. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mga material na mga bagay. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kayamanan. Kundi kapayapaan na tunay. Kapayapaan na walang hanggan. Kapayapaan na nagmumula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo sa kapanahunang madilim, sa kapanahunang punong-puno ng problema at pagkabalisa. Kapag ika'y pinanahanan ng kaharian ng Diyos, ng kanyang banal na Espiritu, sa kalagitnaan ng mga kaguluhang ito, ika'y makapamuhay sa tunay na kapayapaan. Diyos lang ang makapagbigay nito sa iyo. At ang pangatlong kahilingan, ang masaganang provision ng Panginoon upang tayo'y maging daluyan ng pagpapala sa iba. Nabanggit ko ito ng ilang beses, but I like to highlight this again kasi sabi niya doon, humingi ka, hingiin mo ang lahat ng iyong pangangailangan. Sinabi niya doon, manalangin ka ng may pasasalamat. Iyon yung sinabi niya. So, humingi ka. Pero yung purpose ng paghingi na ito, at hindi lang basta hingi, ay na hinighlight ko po dito, masagana. Huwag kang humingi ng tingi. Huwag kang humingi ng halfway. Huwag kang humingi ng kulang. Huwag kang humingi ng parang sakto lang. Hindi. Pag humingi ka, masagana. Bakit? Ano ba ang purpose ng provision? Upang ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala sa marami. Ito ang purpose ng blessings. Kasi pag pansarili lang yan, sarili mo lang yan. Pero that would be a wonderful, a beautiful blessing kapag ito'y nararamdaman ng iba, di ba? Kapag may birthday, parang sinabi mo, parang hindi ko ramdam ang birthday mo. Birthday mo ba? O may birthday pa naman ngayon, pero magpaparamdam siya mamaya. Sinisigurado niyang maramdaman dahil natin lahat. Happy birthday! Matthew chapter 7, verses 7 to 12. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at na mga isinisulat ng mga propeta. Napaka-interesting na sabi niya, humingi kayo at kayo pagbibigyan. Sabi niya doon, kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Humingi kayo at kayo'y katagpuin ng Panginoon. Pero tingnan niyo yung dulo niya. It's so amazing na sabi niya doon, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinusulat ng mga propeta. Bakit niya dinugtong yon? Kasi ang blessing na yon na ating hinihingi na masagana ay hindi lang para sa iyo, para din yan sa mga taong mga nangangailangan.
At mariin, sinasabi lagi yan ng Panginoon sa mga Israelita. Sabi niya, kapag kayo ay nasa lupang pangako, pasasaganain ko ang inyong mga ani. Pero pag kayo'y nag-aani, huwag niyong ubusin na talagang ubos lahat, magtira kayo dyan. At kung may kayroon kayong mga bundles na mga grains na nakalimutan ninyo, huwag niyo nang balikan. Bakit? Para yan sa mga nangangailangan at mga strangers. You see that? Ibig sabihin, ang purpose ng blessing ng Panginoon, hindi lang talaga para sa atin. Para sa lahat yan. Kaya lang, ginagamit ng Diyos ang bawat isa sa atin na maging daluyan ng pagpapala sa marami. Diba? Babalik ako, nag-uumapaw na naman cabinet mo, ano? Ayun. Medyo naiipon na naman yung mga tag-tag-tag pa doon, ano? Oo. Yun, may kalalagyan yan, may kasukat yan dyan. Sa, tingnan mo yung katabi mo, kasukat niya yan. Oh. Tingnan mo siya, tapos yung suka, yung tingin na sumusukat, para sa'yo talaga yung sapatos na to. Ano? Talagang Chanel pa naman. Ay, Chanel. Ano pa yan? Chanel. Ano pala yun? Oh? May shoes din, ano? Mm-hmm. Hallelujah. May kalalagyan yan. At alam niya, sabi dito sa Kawikaan 11, 24 to 25, sabi niya, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Hallelujah. Ayun na, nagkumustahan na talaga sila. Sa'yo na nga talaga yun. Sukat na talaga, kasukat na nga talaga. Nagkumustahan na sila dito. Kayo dyan sa mga tahanan, magkumustahan naman kayo dyan. You know? Ang nagkumustahan kasi talagang confirm na para sa'yo, para sa kanya yan, yung cellphone na yan, para sa kanya yan. Oo. Mayroon pang ang computer. Mm-mm. May kotse? Ikaw ba yun, Lord? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ay, napakaganda. Amen? Ah, nakinikita ko na, no? Naalala niyo na yung mga sapatos niyo doon, yung mga kagamitan niyo. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Gusto ba nating yumaman? Gusto ba nating mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon? Amen ba? Amen po ba? Amen ba? May mga tumatalon-talon na po dito. Anong sekreto? Mapagbigay. Yun ang susi. Mapagbigay. At pag lalo kang mapagbigay, ibig sabihin nakikita ng Diyos na mapagkatiwalaan ka sa kahit anong gaano kalaking halaga, mapagkatiwalaan ka ng Diyos kasi alam ng Panginoon na yung mga kamay ay teflon. Anong ibig sabihin ng teflon? Dumudulas. Hindi tikom. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ito yung hinahanap ko. Kasi season ngayon ng crisis, season ng pandemya, season ng pangangailangan. Nasaan ang aking mga anak? Sino dito sa aking mga anak ang hindi tikom ang kamay? Kasi naghahanap ako ng mga representative, naghahanap ako ng mga volunteers na tumanggap ng mga milyones mula sa kaharian, mula sa kalangitan. Kasi nais kong katagpuin ang pangangailangan ng mga nangangailangan sa crisis na ito para madama nila na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, at hindi nagkukulang ang Panginoon, at hindi nagpapabaya ang Panginoon, kundi nais ng Diyos na katagpuin ang pangangailangan ng mga nangangailangan. Pero saan ang aking mga anak na hindi tikom ang kamay? Hallelujah. Yun pala ang dahilan. Bakit hindi umaabot ng mga, hindi tayo binubuhusan ng pagpapala? Dahil nakita ng Panginoon, oops, walang exit. Panay entrance. Yung kanyang pitaka ay panay entrance. Nakita pa kayo ng pitaka na walang exit? Hindi pitaka yun. Hindi pitaka yun. Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Tingnan yung pitaka ko dito, walang laman. Lahat exit. Sabi niya, wala kasing pumapasok sa iyo.
Purihin ang Panginoon. Sabi dito, Matthew chapter 5, verses 14 to 16. O ngayon, maging generous din kayo sa pagbingay ng time sa akin, ha? Mingi din ako ngayon. Ako'y nangangailangan. Ako'y nagdarahop ng oras sa oras na ito. Sabi niya dito, Matthew 5, 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa pamamagitan ng sinabi ko kanina, ay nagiging ilaw po tayo. Mas lalo tayong lumiliwanag. At dahil sa kagandahang loob na yan, dahil sa generosity na yan, right? Sabi dito, mas lalong makilala ng mga tao kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga hindi nila ramdam eh. Maraming mga tao na hindi nararamdaman, parang hindi namin ramdam na mabuti ang Diyos. Bakit parang hindi ko ramdam na talaga ang Diyos ay nagki-care? Eh kasi ang mga Kristiyano hindi nagki-care. Ang mga mananampalataya na supposed to be na dalawiyan ng pagpapala ay hindi ginagawa. Kaya hindi napapapurihan ng Diyos. Pero kapag tayo masagana sa bagay na ito, mas lalong lumiwanag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan natin. Amen? Amen ba mga pinagpapala ng Panginoon? Amen po ba mga daluyan ng pagpapala? Amen? Parang ayaw nyo. And then, lastly, panghuli. Okay, so yun po yung tatlong puntos na hihingiin natin sa Panginoon. Amen? Simple lang yun. Ano yung number one kanina? Number one kanina na ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, number one, ang ating Panginoong Jesus ay maluwalhati. And then number two, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa buong mundo. And then pangatlo, ang masaganang provision ng Panginoon upang tayo maging daluyan ng pagpapala sa iba. Yun po yung hingi natin sa ating panalangin. And then lastly, sabi niya, manalangin ng may pagpapasalamat. Bakit pasasalamat? O nga naman, kailangan pag nagbigay ka, nakangiti. Amen! May nagbigay ba sa inyo nakasimangot? May nagbigay ba sa inyo na yung inabot niya, talagang parang ayaw niyang bitawan? Magbigay ng nakangiti. Magbigay ng may pasasalamat. Okay. Now, sabi dito, manalangin at magpuri ng may pasasalamat. Sabi dito sa Awit 100 verses 4 to 5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat kailanman. Tingnan niyo yung kanyang damdamin. Tingnan niyo yung kanyang expression. Sabi niya yung pagpasok sa templo ng Panginoon ay puspos ng pasasalamat. So ganun din sa ating pananalangin ay puspos ng pasasalamat. Ang ibig sabihin ng pasasalamat na ito is that regardless of our conditions, magpasalamat sa Panginoon. Now, in sa taga-Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18, sabi dito, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Okay? Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos. Saan? Sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa araw ng kagipitan, sa kapanahunan ng crisis na ito, ang isang antidote ay isang pusong mapagpasalamat. Nang ano yung ibig sabihin? Hindi ka nagugulungan, hindi ka natatakot. Bakit? Kasi may pagpapasalamat sa iyong puso. Ano man ang meron ka ngayon, regardless of your condition, ano man yung condition mo ngayon,
ano may mga challenges na kinakaharap mo ngayon? Mga pagsubok na iyong kinakaharap, punong-puno pa rin ng pasasalamat ang iyong puso. Nais ng Panginoon na harapin natin. Harapin natin ang crisis na ito, ang kapanahonang ito, nang may pagpapasalamat sa ating mga puso. Napakahalaga po nun. Pero sabi dito sa Roma chapter 8, no? Roma chapter 8, Romans chapter 8 verse 28, sabi niya, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi ko doon, nung mga nakaraan, ay maraming mga tao ang nababalisa. Nababalisa, bakit? Pinaproblema ang mga bagay na hindi pa dapat problemahin. Anong ibig sabihin? Bakit nagkakaroon ng ganong kalagayan na pinaproblema ang mga bagay na hindi pa dapat iisipin? Anong ibig sabihin nun? Kasi nawalan sila ng tiwala sa ating Panginoon na sa lahat ng bagay, ang Panginoon ay nilalakip-lakip ang lahat ng mga bagay. Inaayon ng Panginoon ang lahat ng mga bagay para sa Kanyang kapurihan. Huwag kang matakot. Alam mo namang ikay anak ng Diyos, ikay naglilingkod sa Panginoon, ikay sumampalataya sa Kanya. Pero nararanasan mo ang bagay na ito, marahil mayroong mga crisis. So kung mayroong mga crisis sa ating mga buhay, may dahilan pa rin ang Panginoon. Kung may mga pagsubok man sa ating buhay, may dahilan pa rin ang Panginoon. At kung minsan parang pakiramdam natin parang kulang, may dahilan pa rin ang Panginoon. At kung minsan may mga sitwasyon na inaalaw ang Panginoon sa ating mga buhay, may dahilan pa rin ang Panginoon. At yun yung nais ng Panginoon na ipagpasalamat natin sa Kanya, na naintindihan natin na ang lahat ng mga bagay na ito, anuman ang ating nararanasan, ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Kaya hindi ka dapat mabalisa. Amen. Kasi alam mo na may layunin ang Diyos sa iyong sitwasyon na yan. At kapag naintindihan natin na ito, ang bagay na ito, magbibigay ito ng kapayapaan sa atin. Na alam natin na God is in control. Hindi ka dapat magpanik, hindi ka dapat mababalisa because God is in control. He makes all things work together for good to those who love Him. Amen. Kaya magpasalamat. Sa lahat ng oras ay magpasalamat. At sabi niya dito, ito'y ginagawa ng Panginoon dahil sila'y tinawag ayon sa Kanyang layunin. May layunin ang Diyos. Ano man ang ating mga nararanasan, tandaan natin, huwag kang mabalisa dahil may layunin ang Diyos. Bakit may pagsubok ka ngayon na ganyan? Pero sa gitna ng pagsubok na ito, sinasabi ng salita ng Panginoon, huwag kang mabalisa. Bakit? Kasi may layunin ang Diyos. Amen? May layunin ang Diyos. Maging ang crisis na ito na ating naranasan ay may layunin ng Diyos. Kaya dito, ito yung resulta ng pusong may pagpapasalamat. Ang Habakuk chapter 3 verses 17 to 19. Sabi niyo, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa. Tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Iyan ang isang larawan ng isang pusong may pagpapasalamat. Bakit sabi niya, hindi namumunga ang puno ng igos? At sabi niya nga, mamamatay man ang lahat ng mga tupa, sabi niya, at mawala ang mga baka sa kulungan. Sabi niya, magagalak pa rin ako at magsasaya. Bakit? Anong kadahilanan? Dahil may layunin ang Diyos. Amen? Ang Diyos pa rin ay mabuti. At ang lahat ng mga bagay ay nasa kamay ng Diyos at pinaglalakip-lakip ang mga bagay, mahirap man,
masayaman, masalimuot man, or medyo katahimikan, ang lahat ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon para sa kanyang kapurihan at para sa iyong kabutihan. Kaya huwag mabalisa. Manalangin ng may pasasalamat. Amen. Hallelujah. At sabi dito, kapag ginawa niya po ito, yung ating tinalakay ngayon, balik po tayo sa Philippos 4, 6, and 7, sabi doon, chapter 4, verses 6 to 7, kapag ginawa niya po ito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. This is the answer. This is the result. Ang kapayapaan na hindi malirip ng isipan ng tao. Ibig sabihin, ito ang kapayapaan na walang sino man na makapagbigay nito sa iyo. Ito yung kapayapaan na hindi mo matagpuan sa mga tao. Diyos lang ang makapagbigay sa iyo. Pero kailangan tumayo ka doon sa prinsipyo ng salita ng Panginoon at sa karunungan na binigay ng Diyos kung anong nararapat nating gawin sa kapanahunang ito. Dumulog sa Panginoon. Itaas ang pangalan ng Diyos. Ipanalangin na tayo pagharian ng Panginoon. At humingi ng masaganang pagpapala ng Panginoon upang tayo maging daluyan ng pagpapala. Laging magpasalamat sa lahat ng oras at magtiwala sa Panginoon. At ika'y makapamuhay ng mapayapa kahit magulo ang paligid, kahit may crisis, may kapayapaan ka. Amen? Ito ang mensahe ng ating Panginoon at tayo'y mananalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay mananalangin ng paghahari ng kaharian ng Diyos sa ating mga puso. At ako ay mananalangin din ng masaganang provision ng Panginoon. Mananalangin ng kapayapaan ng Panginoon sa ating mga buhay at tayo pasaganain ng ating Panginoon. Subalit bago po ako manalangin, ay unahin po natin na i-apply ang sinabi doon kanina na itaas natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At magagawa po natin ito kapag tayo mismo ay itinaas natin ang Panginoon sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pag-alay ng ating mga buhay sa Panginoon at pagkilala sa Kanya na Siya ang ating dakilang Diyos, ang ating tagapagligtas, Siya ang ating Panginoon at magbalik loob tayo sa Kanya. Talikuran ang ating mga kasalanan at go straight sa Panginoon. Manalangin ako ng isang panalangin ng pagtalaga ng ating buhay sa Panginoon at sundan niyo ang panalangin na ito. Sumunod kayo sa panalangin na ito. Ito yung panalangin ng pag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Panginoong Jesus, ako po'y dumudulog at nagpapakumbaba. Inaalay ko ang aking buhay sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso upang kayo'y paghariin. Panginoon, ako po'y dumudulog, Panginoon, na nagpapakumbaba. Sinusurrender ko po ang lahat, lahat-lahat sa aking buhay sa iyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkakamali, mga pagkukulang ko. Patawad, Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoon, at sinasampalatayanan bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas,
bilang aking Diyos. Kinikilala ko na kayo ang anak ng Diyos na nagbigay ng iyong buhay doon sa krus, sa Kalbaryo, upang ako'y tubusin. Sinasampalatayanan kita, Panginoon, sa lahat ng inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Inaalay ko ang aking puso, ang aking buhay. Lahat-lahat sa aking buhay, inaalay ko sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Pagharian niyo po ang aking puso at puspusin ng inyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang manalangin. At doon sa nais na tumanggap ng mga prayers na ito, itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Panginoon, ako po'y nanalangin sa aking mga kapatid na ito na nakataas ngayon ang kanilang mga kamay. Dalangin ko, una sa lahat, O Diyos, maghari ka sa kanilang mga buhay. Panginoon, dalangin ko ang inyong kaharian, ang siyang maghari sa kanilang puso't isipan, sa kanilang buhay. Lord, dalangin ko ang inyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magdadala ng kagalakan, ng kaaliwan, ng kalakasan, ng kapayapaan, ng panibagong buhay, ng kasiglahan, Panginoon, ng inspirasyon. Lord, dalangin ko ang kapangyarihan na ito ay dumaloy sa kanila at sila'y ingatan, Panginoon. Lord, dalangin ko ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagwawasak ng espiritu ng kaguluhan, espiritu ng confusion, espiritu ng nervous breakdown, espiritu ng stress, espiritu ng suicide. In the name of Jesus, itong mga troubling spirit na ito, Lord, dalangin ko ang inyong kapangyarihan. Lord, I pray for the power of your Holy Spirit, Lord. I ask, Lord, to touch, Lord God, these hands. Sa mga may karamdaman, Panginoon, Lord, I ask for the power of the Holy Spirit to bring healing, to bring complete healing in the name of Jesus. Sino man po ang may karamdaman, Lord, dalangin ko ang kapangyarihan niyo na lumukob, Panginoon, sa katawan na yan. At Lord, magdaloy, Panginoon, Lord God, ang quick recovery, quick healing, perfect healing, Lord, complete healing in the name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, Lord, hindi man sila maging ang kanilang mahal sa buhay, Lord, na kanilang nire-represent ngayon, Lord, dalangin namin saan man sila naroroon, Lord, maging doon sa hospital, doon sa loob ng ICU, Lord, in the name of Jesus, saan man sila naroroon, Lord, hinihiling po namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kanilang mga kaibigan, Panginoon, kanilang mga kakilala, sa pangalan ni Jesus, kanilang mga kamag-anak, Lord, mga kapamilya, sa pangalan ni Jesus, Lord, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na magdadala, Lord God, ng kagalingan in the name of Jesus. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, by the power of the Word of God, by the power of the name of Jesus. Lord, aking dinideklara, Panginoon, ang kagalingan. Let that sickness be healed. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dalangin ko rin, Panginoon, ang iyong masaganang provision. Masaganang provision. Lord, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, Lord, sa bawat isa, ang masaganang provision. At gawin niyo pong maging daluyan ng pagpapala, daluyan ng blessings, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray in the name of Jesus. Pagpapalain niyo po, Panginoon, Lord, ang trabaho, ang negosyo, Lord, ang hanap buhay, Panginoon, ng bawat isa. Lord, dalangin ko sa pangalan ni Jesus, karunungan, Lord, gabay, ay idaloy niyo po sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, and I even speak promotion. I speak promotion, and I speak, Lord God, enlargement. Lord, dito sa mga negosyo, Lord, na yung pagpapalain at palaganapin, pasaganain sa pangalan ni Jesus upang ang mga kapatid na ito ay magiging daluyan din ng pagpapala para sa marami. Lord, I pray in the name of Jesus, the spirit of generosity, the spirit, Lord, of generosity, ay idaloy niyo, Panginoon,
Ito pong aming pinapanalangin. Ito po yung aming kahilingan. Maghari ka, Panginoon. Pagharian niyo ang puso ng bawat isa. Pagharian niyo ang bawat pamilya. Pagharian niyo ang aming gobyerno, Panginoon. Pagharian niyo ang aming bansa. Pagharian niyo ang lahat ng sangay ng aming gobyerno. Lord, dalangin namin. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, pagharian niyo, Panginoon. Lord, ang aming presidente, ang vice-presidente, Lord, ang gabinete, Panginoon. Lord, ang Senado, ang Kongreso. Lord, ang judiciary, Panginoon. Armed Forces, PNP, Lord, ang local government. Hanggang sa pinakamababang posisyon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pagharian niyo po kami, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. At maging sa bansang ito, Panginoon, Lord, maghari ka na sa bansang ito ay maitanghal ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Salamat sa pagtitipong ito, Panginoon. Salamat sa inyong mayamang salita. Maraming salamat. Pagpapalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Itaas pong inyong mga kamay. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face continually shine upon you and be gracious to you. And may He will lift up His countenance upon you and grant you peace. The peace of God that passes all understanding be upon you. Be upon you. Be upon you. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen, Amen. At tapusin po natin, finally, ang gawain ito ng pag-awit, ng awiting ito. Hallelujah. His kingdom. Thank you.
Jesus.